Kailangan masaya tayo. Kahit mag-isa lang tayo, masaya tayo. Sama natin si Lord. Diba? Tawa-tawa si Brother Lisa. Naman sa Panginoon. Na nagangiti ang lahat. No? Salamat talaga. Yung pag-ngiti natin is grasya na talaga ng Panginoon yun. Kasi maraming mga pagsubok sa buhay natin na gusto ng kaaway na hindi tayo ngiti. Pero ang plano naman ng Diyos ang nanatili sa buhay natin. Amen. Amen. Praise the Lord. So, patuloy na tayo mag-aral sa salita natin, Panginoon. Kasi yung salita natin, Panginoon, ang siyang gumagabay natin sa araw-araw na paglagbay natin, mga ginagawa natin, siyang gumagabay sa atin. Siyang nagturo sa atin kung ano ang dapat natin gagawin. Pero kahit pa man, tinuturuan tayo natin, Panginoon, mayroon din ibang magtuturo sa atin. Turuan tayo ng mali ba? Di ba? Sino nakaranas na nagagawa tayo ng mali? Dahil may nagtuturo din sa atin ng mali. Kaya nga, lagi tayong mag-abayad na lang sa salita ng ating Panginoon upang ang turo na mali ay hindi natin makamtan or hindi natin magamit pa. No? Salamat sa Panginoon. Bago tayo mag-start, manalangin muna tayo. Salamat, Panginoon, ng buhay sa bawat isa, Panginoon, sa araw na iturugan. Salamat na sila, kami, ang pinili mo, Panginoon, upang marito, Panginoon, upang pagpulay-pulayan o pag-share namin, Panginoon, yung pananasalita, Lord God. Na sa umagang ito, Panginoon, we pray, Lord God, that your Holy Spirit will be with us, guide us, and teach us, and be with us, and keep us safe all the time sa aming sabi sa araw na ito. At bawat isa, Panginoon, ay iingatan mo habang kami ay narito sa loob sa kwarto ito, Panginoon. Salamat din, Panginoon, na sa araw na ito ay isa ko sa iyong pinili na gabitin upang ma-share ang iyong banal na salita. Wala akong kakayahan sa aking sarili, Panginoon, kundi nagdepende lamang ko sa inyo na ang iyong Holy Spirit, Panginoon, ang siyang magturo sa akin upang may deliver ko, Panginoon, ang mensahe mo sa umagang ito. At mayroon kami matutunan, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Unite us one in one spirit, Lord God, upang masaya kami lahat, Panginoon, na mag-share kami ng bawat isa, Panginoon, sa iyong banal na salita, Lord God. At yung salita mo, Panginoon, ang iiral ng bawat isa at hindi yung salita na nakakagalit ng bawat isa, nakakasakit ng bawat isa, Panginoon, kundi, Panginoon, ay nakapagbigay ng kapayapaan ng bawat isa at masaya ang bawat isa sa amin sa loob ng kwarto nito. We pray also, Lord God, sa iba naming kapatiran na hindi nakapag-fellowship sa amin sa araw na ito, Lord God. We don't know what are their situations, Lord God, but we pray, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang siyang mag-inform sa kanila, Panginoon, na andyan ka sa kanilang mga buhay, Lord God. Maraming salamat, Lord God, in Jesus Christ's name. Amen. So, Sister Rhona, I still have how many minutes? Where is Sister Rhona? Okay. We will continue the series that we have studied regarding about the Holy Spirit, no? Alam ko naman din na yung mga tayong lahat dito nakakaintindi din tayo, di ba? Kung ano talaga ang every situations na kailangan maintindi natin kasi baka mayroon tayong mga nasanayan na mga way how to deliver the message from the Lord. Pero iba-iba ang mga situations na ibigay ni Lord. So kailangan na maintindihan din natin, no? So sa araw na ito at sa topic na i-share ko sa inyo, sabihin ko lang sa inyo na wala tayong slides na makita dyan. Babasahin ko lang at gusto ko rin kasi dinanggit ko na mag-sharing tayo, gusto ko rin ang bawat isa sa atin makapagbasa rin ng mga verses na ating babagitin sa umbagan ito, no?
Last time, last Friday, the last topic shared by Pastor Alvin, our pastor, is about the spirit in the believer. No? And may mga verses na binanggit si Pastor Alvin, sinusummarize ko lang kung anong ibig sabihin sa mga verses na kung ano ba talaga ang isang believers or Christian na ang banal na espiritu ay andyan sa kanya, indwelling in his ordinary life, no? Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 up to 20, na magiging temple of God tayo, temple of the Holy Ghost, temple of the Holy Spirit, once na ang Holy Spirit ay manahanan sa buhay natin. So, ibig sabihin, hindi na pag-aari natin ang sarili natin. Pag-aari na ng Panginoon kasi andyan na yung Holy Spirit. No? Tinatawag na tayo na templo tayo ng banal na Espiritu. Kuha ba natin? No? Tinatawag tayo na tayo ang real church kasi tayo ang templo ng banal na Espiritu. And the next is will be called as and ang banal na Espiritu hindi aalis sa atin. He will be with us forever. In John 14, 16 up to 17. No? Tingnan niyo yung mga Bible niyo. Yung nabanggit ko para masunod natin. No? No? Ano bang nabanggit sa mga Bible? Sa mga Bibles natin. Yung binanggit ko, kung makita pa yung be with us forever. So, pasahin ko lang sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 up to 20. Sa HCSB ito, yung nakapi ko, ano? Do you not know that your body is a sanctuary of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought at a price, therefore glorify God in your body. So, nagiging timbro tayo. Yan ang evidence. Kung sa mga binasa niyo, kung wala dyan, nagiging timbro tayo ng God. Sabihin niyo lang sa akin, kung wala dyan sa mga binasa niyo. No? And then sa John 14, 16 to 17, na mananatili siya sa atin, sabi dito is, and I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. No? Andyan siya sa atin, hanggang magpakailan pa man, no? Forever. Then the next is, we must have a godly character. Galatians 5, 22 up to 23. Commonly called as fruit of the Holy Spirit. No? And then, the next is, we will keep on God's commandments. Kung nandiyan ang banal na Espiritu sa ating buhay, nasa isip natin lagi yung anong plano o kagustuhan, anong utos ng Panginoon sa ating buhay. No? 1 John 3:24. And then, we will become an overcomer or a victorious. Saan tayo nagiging overcomer or victorious? Sa mga trials, no? Kasi kung trials lang, it will lead us to destruction if wala ang banal na Espiritu sa ating buhay. 1 John 4, verse 4. No? And then, sa Ephesians, verse 1 up to chapter 1, verse 17 up to 19, the God give us a discerning spirit. Once ang Holy Spirit ay naninirahan sa buhay natin, magkaroon na tayo ng discerning sa mga bagay na espiritual. No? So sometimes we will go this way, but it will came into our mind, suddenly come to our mind that we will go this way. So the Holy Spirit also is our direction and He give us wisdom to discern things that we did not to do. Okay. And next is we are more concerned in the heavenly things. Kung andyan na yung Holy Spirit, concerned tayo sa mga bagay na kalangitang bagay, no? And then, the last one is pag-aari na tayo ng Panginoon.
No, yung unang verse yung we are more concerned in heavenly things is in Romans chapter 8 verse 5 up to 6. And then we are God's ownership in chapter 8 also in Romans, but in verse 9 up to 11 na pag-aari na tayo ng Panginoon. Di ba masarap pakinggan? Una is tawagin tayo templo ng ating ng banal na espiritu. And then andyan siya sa atin habang buhay, and then magkaroon tayo ng godly character, and then lagi tayo iniisip o sinusunod. We are trying our best to obey the God's commandments, and then we be called as an overcomer or a victorious individuals, no? And then he gave us wisdom. We discern things which is not useful into our lives, so we cannot do it. And then we are more concerned on heavenly things. And then the most of all is we are God's ownership. Palakpakan natin ating Panginoon. Diba? Lahat sa atin, andyan ang Holy Spirit sa atin lahat. Andyan ang Holy Spirit. So ang pag-aaralan natin sa magang ito is ito namang sinasabing the Spirit, the Holy Spirit upon the believer. Who are those, who is this believer? We are the believers. No? Ang sabi dito is the Holy Spirit comes upon the believer. So it means to equip in our upward works and heroic actions. No? And it will show us the people can show miracles through us, and we can prophesy God's words, mga plano ng Panginoon. Ang buha, just as like Pastor Alvin, he will prophesy Brother Isa, that Brother Isa will become an evangelist. So, it will come true. Mangyari yun. Kasi ang Holy Spirit ang nagamit kay Pastor Alvin na sabihan si Brother Isa na he will become a great evangelist. No? So, praise the Lord. Praise the Lord, Brother Isa. Natakot ka. Huwag kang takot. Panginoon, ang isama mo, he will be with us until the end of time. Amen? So, upon the believers, kung i-identify natin, Holy Spirit is upon the believers and the Spirit is in the believer. If we will summarize it, what? If the Spirit is in the believer, it means that in our inward works, kuha natin, our inward works. And then ito naman, upon the believer, it is our outward works. So makikita na, no? May mga verses din akong i-share sa inyo dito. Kunti lang. Ilang minuto na sa drone na. Hallelujah. Praise the Lord. Kailangan may question and answers ba sa drone na ba? Okay. Kung basahin natin sa Acts chapter 1 verse 8, sabi dito is ang nagali dito MPGB. No? Sabi dito is, but you shall receive power, the Holy Spirit coming upon you, and you shall be witnesses to me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the end of the earth. So ang sabi is, the Holy Spirit, when the Holy Spirit is with us, He gives us power. No? We will receive a power. What kind of power? Huh? Hindi yung power na mayroong mga masasaktan, kundi power na mabless ang mga nakikinig, mabless ang mga nakakita sa mga ginagawa natin. Dahil yung Holy Spirit is very gentle. No? So, He gave us power. Number one is He gave us boldness in sharing in God's Word. You cannot share God's word if there is no power, if you are not empowered by the Holy Spirit.
So, it shows, kung makita natin yung kapatid natin na he or she is very bold to tell you the truth, to tell somebody the truth, then we can say that the Holy Spirit is upon her or him. And that is an outward look na makita natin. Outward works na makita natin sa ating mga kapatiran na manampalataya ng ating Panginoon. No, the next is, we can find it in Numbers chapter 11, verse 25 up to 26. No? Yung hindi pa madaling makahanap, pag naunahan kayo ni Sister Jimay, tingin lang kayo sa ano? Sa screen, no? Ang sabi nito in KJV pa rin, "And Jehovah came down in a cloud and spoke to him, and took of the Spirit upon him, and gave it to the 70 elders. And it happened when the Spirit rested upon them, they prophesied, but they never did so again. But two of the men stayed in the camp. The name of the one was Eldad, and the name of the other was Medad. And the spirit rested upon them, and they were of those who were with them, but did not go out to the tabernacle, and they prophesied in the camp." Sino ba sa atin na nakapag-atina ng mga camp meeting during summertime? It's sometimes in March or in April. In Christian church, no? May mga summer camp, di ba? Sino nakatin? Ikaw si Chima yung nakatin ka. So, makikita natin na mayroong mga mayroong nag-share ng Word of God, nag-preach ng Word of God. Mayroong din magsalita, magsabi ng salita ng Panginoon. So, it means that kung ang Panginoon, kung ang banal na Espiritu ay andyan na sa isang tao, sa isang manampalataya, hindi mo pigilan na gagamitin ka ni Lord na sasabihin kung ano ibig sasabihin ni Lord, anong gustong sasabihin ni Lord. Gagamit si Lord ng isang tao, isang manampalataya na sabihin. So, number two is, if the Holy Spirit is upon her or him, he can prophesy the word of the Lord. No? Makaprophesy. Hindi ka makaprophesy kung wala ang banal na Espiritu. You can prophesy, but you'll be called as a false prophet. Amen? So the next is, we can see it in Acts chapter 2, verse 17 up to 18. No? Sabi dito, "And it shall be in the last days, says God, I will pour out my Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams, and in those days I will pour out my Spirit upon my slaves and my slave women, and they shall prophesy." In this statement, in these verses, nabanggit dito na ang sabi dito, "And your young men shall see visions." So marami tayong na witness na nag-testify na mayroon siyang nakikita na vision sa Panginoon. Sa isa sa atin, mayroon nakikita dito, mayroon nagsabing na mayroon kayong nakikita habang nag-praise and worship tayo, habang nakikinig tayo ng preaching, habang nakikinig tayo ng mga exhortations or anything na ginagawa dito sa harap, ay ang Panginoon magpapakita ng vision. No? So, we can see vision if the Holy Spirit is upon us. Kasi pag may nakita tayong vision, so, ang Holy Spirit ang kumilos niya. No? So, that is called that the Holy Spirit is upon us or working us in our lives. No? Then the next is in the Judges chapter 14, verse 19. Tandaan niyo, una, we have boldness in sharing God's word in Acts 1:8. We have
We can prophesy the word of the Lord in Numbers 11, 25 to 26. And then we can see vision in Acts chapter 2, verse 17 up to 18. So the next is in Judges chapter 14, verse 19. No? In Judges 14, verse 19, and the Spirit of Jehovah came upon him, and he went down to Ashkelon and killed 30 men of them, and took their spoil, and gave changes of garments to them who told that what the leader mean, and his anger was kindled, and he went up to his father's house. Nalalaban natin si Samson. Ano ba ang nakilala natin si Samson? Ha? Diyan is strong man, di ba? No? He's a strong man, no? So, in this verse, if the Spirit is upon us, working on us, He makes us strong and give us strength. No? Diba? Maging strong tayo. Hindi tayo weak. Kung may maririnig tayo mga negative things para sa ating buhay, na pag sinabihan tayo na hindi maganda yung suot mo, baliktad yung make-time mo. No? Hindi tayo ganyan. Sabihin natin, thank you, praise the Lord. Yun, ang strength natin. Saka nagiging strong tayo in our faith in God. Amen? So, the second to the last is in Matthew chapter 3, verse 16 to 17. And Jesus, when he had been baptized, went up immediately out of the water. And lo, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. No, the Holy Spirit was in Jesus from conception, but came upon him all his baptism in the river Jordan. So when the Holy Spirit is upon us, the glory of God can be seen in us. Makikita ang glory. And then, i-deter talaga ng Panginoon na pag-aari niya tayo dahil na-bless niya sa atin. Our purpose in life is to glorify God. So, kailangan makita ang glory ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin dito. Amen ba? So, the last is we can find it in John chapter 1, verse 33. It is here. And I did not know him, but he who sent me to baptize with water, that one said to me, upon whom you shall see the Spirit descending and remaining upon him, he is the one who baptized with the Holy Spirit. The last is one of the evidence that the Holy Spirit is upon us. The people that surrounds you can see the gift of the ministry that you have. I will tell you, a pastor, hindi dapat i-desire. A preacher, hindi dapat i-desire. An evangelist, a teacher, mga prophets, hindi dapat i-desire yan. Kundi calling niya ni Lord. Kahit ano pa sabihin mo na ayaw mo, pag gusto ni Lord, hindi ka mag-ayaw. Iiyak ka na lang, anong gagawin ko, Lord? Dahil yun ang gusto ni Lord, calling niya sa iyo. Pero if you are desiring to become like them, but it is not the calling of the Lord, mapagsak ka. Dahil iba ang binigay ni Lord sa iyo. You have a gift of exhortation. So, okay, mag-exhort ka lang, brother. You have a gift of sharing the word of God. Mag-share ka na lang. Share. Marami tayong kapatiran dito na napapunta dito sa church. Pero hindi siya pumunta. And it will be credited by God. Ang kapatid. Hinihintay lang ni Lord kung kailan siya lumapit kay Lord. Kilala niya si Lord eh. Pero mayroon lang bagay na nakapag-hinder pa sa kanya ngayon or
wala pa ang time frame ni Lord sa kanya. Kaya ang gagawin natin, kung isa tayo sa mga na-invite ng tao na yan na siya ay hindi nag-fellowship, isipray natin ang time ni Lord para sa kanya. So, as I have told you, that is the last topic, the last, so i-summarize ko lang ha, kung matandaan pa niyo, maybe I will ask you a question and write on a paper, and we will evaluate kung natandaan pa natin ang ating mga napag-aralan sa pagkakataon ito. Number one is, makita ang boldness natin to share the word of God. If the Holy Spirit is upon us in Acts 1:8. Number two is we cannot prevent to prophesy the word of God. In Numbers 1 and Numbers 11:25-26. And then Acts 2:17-18 is we can see vision. And then in Judges 14:19, the Lord make us strong and give us strength. So makita na mga kapatiran natin na napakatibay ang panampalataya dito. Hindi naman siya natita. Kahit ano-ano pa mga sinasabi sa kanya. No? And then, the last one is makikita talaga kung anong gift mo, anong ministry mo na binigay si Lord sa iyo. Amen? So in conclusion, before we will be having a question and answer, the Spirit upon the believer is an outward manifestation of the Holy Spirit. Like for example, your works and your doing actions. No? So, it simply means na makikita sa buhay natin itong dalawa. Na the Holy Spirit is in with us and the Holy Spirit is upon us. But we have different manifestations. No? Ang the Holy Spirit is within us, makita ang pagbabago ng ating buhay. Yung mga lumalabas natin, the way how we speak, no? The way how we talk, the way how we act, the way how we react, no? Sa mga sinasabi, yan ang ibig sabihin na binago tayo sa Panginoon inwardly. So sa upon the Holy Spirit naman, is pinapakita ni Lord na ang ebidensya na totoong pinago ka na at mayroon na kayong mga gift, mga pinapakita na pagbabago, na na-amiss ang mga tao. Kasi dati, ginagawa natin, yun yung ginagawa natin. Pero yung mga kasama natin dati na nakikita na nila pagbabago mo, ang mga ginagawa mo, ang pag-share lang ng word of God, at saka yung pag-react mo yung mga sa mga bagay na mga sinasabi o mga nakita mo is manifest sa buhay natin. And that is an evidence that the Holy Spirit is within you and me, and the Holy Spirit is upon you and me. Praise the Lord. Glory to God. Okay? Meron kang time zero na? Question and answer? 2 minutes. 2 minutes. Wala na siguro magtanong yan. Takot na yan. Ah, sige. Mama Agnes, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa akin, before anything else, when you were baptized, the Holy Spirit is with you. And you were always, for me, but when I opened the Bible, Matthew 28 verse, and then I asked Pastor Romy, ano ba ito, Pascal? Kasi parang wala pa akong alam noon, but I was baptized. But then as I go along in this church, I was able to understand because of the Bible study here and at home, na inilihan ko halfway. And then after that, I followed. I said, I will not leave you, Lord, lalo na ang simbahan. Because, ha, sa matanda na ako, I have trials and everything. And I really cry because hindi ko pa kilala si Lord. Ha? Natulungan ako. So this is the time that I bring back everything sa Kanya.
ang sakripisyo niya at she was crucified, wala sa pagpunta mo dito sa church. You serve first the Lord before ka humingi. Ang masakit sa Lord, humihingi ka, pero hindi mo pa siya na servisyon ka. So, but for me, I have realized that if you go along and serve the Lord here, the church, and napakakunti bagay lang yun eh. Wala kang sakripisyo. You don't have much trials because the understand mo, kasi nag-aano ang scriptures mo kapasok. Jeremiah 11, for the plan of like that, okay? May answer ka, that's a scripture. Bakit nangyari ito? Alright? So, when you serve the Lord, you will have your armors. If you do Bible study, you serve the Lord, you will, of course, you will have your task. You have served the Lord. You will have your Bible study. You will pray. You will fast. Yun ang gamot lahat sa trial sa mundo. That's why you become cheerful. Don't be confront of the present situation. Kasi ang Lord ang dyan. May mga scriptures na sasagot sa nangyayari. That's why we are happy. Birthday, ganun. Walang katapusang kain because the Lord is with us. Parang mga so, hindi ko maiwanan ang church. When I called my children this morning, they are all happy. Ano ka ba ako? Mamaya, continue sa testimony. Meron ko ba? Salamat, Papa James. So, if you're my pastor, ano ba? Muti na, ano mo yung mas? Yes, talaga. Wala tayo talaga kung gawa sa mga magandang bagay sa buhay natin. Sa the way ka naintindihan ko is ang Holy Spirit in the believer, yung character inside, yes, character ang dinidevelop. Binabago. Sabihin natin na yung nine na fruit, yung si Mirko Bunga, hindi man yan perfecto na mano, pero may pagbinabago. Yes. Binabago, from glory to glory, may pagbabago mo nakikita. No? Then pag full na yan, may panahapan na yung lumalabas na sa behavior na manifestation. Yan ang panahapan na binibir. Makikita na sa outward behavior. So, pero hindi mo masabi na kulang pa to o ano pa to. Ano pa talaga? Nag-work out pa ang Holy Spirit. At work pa, hindi pa tapos. Pero darating ang time na maging perfect yan. So, yan ang ano natin. Huwag natin mahihit. Ang gwana lang talaga, Pastor. Pre-requisite talaga yun. Hindi pwede mauna yung Apa, the Holy Spirit. Mauna yung in the Holy Spirit. Unahin mo na yung sa loob. In the believer pala. Apa the believers or in the believer. Yung naon, unahin na develop yung inner self natin. Kasi after that, nalabas na yung makikita. Diba? Yun ang pinakasumahin talaga sa topic natin sa last Friday at sa itong araw na ito. So, okay? Salamat sa Panginoon. Salamat natin ito. Pinupalapakan natin. Hallelujah. Glory to God, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, na tinuruan mo naman kami sa araw na ito, Panginoon. O naturuan mo kami dati, Panginoon, at nakalitaan namin, Lord God, nakalimutan ng Panginoon ang totoong buhay namin, Panginoon, na nanahan ang Holy Spirit sa aming buhay, Lord God, at ito ay kailangan mag-manifest, Lord, at makikita sa mga tao na nakapalibot sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. We are still excited, Lord God, sa iba pang ituturo mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. And we pray, Lord God, na ang Holy Spirit talaga, Panginoon, ang magturo sa amin sa araw na ito. Gamitin mo, Panginoon, kung sino gagamitin mo sa loob na yung kwartong ito, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang kapangyarihan sa lahat sa kwartong ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. We continue to glorify your name. In Jesus Christ's name, amen and amen. Thank you.